So, ayun, kamusta mga Zappy? What's good? Ayun, nabasag na niya yung support kahapon, yung bullish divergence natin. Parang hindi na nag-work, ano? Kumbaga, dumiretso na rin kasi yung BTC. And then, yun nga mga Zappy, ayan, out of nowhere na ba? Meron pa ba tayong support dito? Meron pa yata tayong support mga Zappy po, ano? Ayan mga Zappy, kung mapapansin nyo, may last support pa tayo. Pwede pa tayo ditong mag-consolidate mga Zappy. And then, ayun nga, meron din tayo nangyaring bounce dito. May buying pressure naman, ano po? Pero yung RSI natin, sobrang baba talaga mga Zappy po. Nasa 30 plus na siya, ano? Mas bumaba pa nga sa 30 nung last 4 hours ba yan? Last 4 hours, so nga, last 8 hours I mean. Dalawang candle lang 4 hours, so 8 hours bali yun po, ano? Yun nga, nung naabot niya nga yung ating mas mababa sa 30 RSI, may mga bumili naman po, and then yun. May kaunti ang bounce, pero ang last talaga ng selling pressure, kung mapapansin natin, mga Azapi, ayan, no? Unang bounce niya, rejected agad yung isang blue candle natin, ano, mga Azapi. And then yun nga, sabi nga rin natin kahapon, pag na tuloy-tuloy siya bumaba, baabutin niya na yung ating all-time low, which is medyo nalampasan niya pero nag-bounce nga rin po agad, ano? And then yan nga ang pag-uusapan natin ngayon, ano? And then yun nga, remind ko lang kayo mga Azapi na pag nagustuhan niyo po itong ating video, isa pwede pa tayo maingi ng isang like dyan. So yun, basa tayo ng comment. As always din pala mga Azapi, this video is not a financial advice, on the update lang po para sa mga scholar natin. Siyempre, I'm not a professional trader naman mga Azapi, so correct me if I'm wrong po, ano? And then yun, basa tayo ng informative comment. May nag-comment na naman sa ating informative po, ano? Para sa ating mga baguhan din sa crypto po, ano? Sabi dito ni Sir Mike po, ano? Lagi siya nagko-comment sa atin, alright? Sabi niya mga Zappy, 4 years daw po ang cycle ng Bitcoin, which means sa 2025 pa ang bull market. Kung magtutuloy-tuloy ang bear market, I mean siguro mga Zappy, matatagalan ta tayo, 24 years, 2025 pa, matagal pang bull market natin, ano? So, paano yun? I mean, mga Zappy, kung 4 years pa, halimbawa, 2025 pa, ano mangyayari sa ating market, ano? Di babagsak talaga tayo. And then, pwede pa tayo mas bumaba, ano? Baka maging 10K na yung ating, ano? O kaya naman, sabi niya nga dito, mga Zappy, hindi daw po naman maganda yung pinapaita ng ating chart. And then, yun nga, mga Zappy, posible mag-bottom pa yan between 22K, 24K kapag hindi nag-hold yung 29K. Grabe. 17 hours ago naman ito mga Zappy. Parang 31K na yata as Bitcoin ngayon. And then kapag naging 22K, 24K ang BTC. Kasi kung halimbawa nahihila nga ni BTC itong mga altcoins. Lalo ito SLP natin. Which is oversupply SLP natin. So babagsak pa tayong sobra-sobra. So baka ano yun? No? 20.20 na lang yung ating SLP. O kaya naman 0.10 na. No? Grabe yun. Worst scenario. Kasi ano mga Zappy. And then yun nga. 31K as BTC natin ngayon. Pag kakaalam ko. Pero yun nga, ano, pwedeng fake out, pwedeng mitigation lang, kumbaga mag-close ng mga position yung mga whales and then mga institution and then yun nga, i-close lang nila tapos bigla naman dadump na ulit, ano. I mean, sumangat siya ngayon and then mga ilang oras o ilang araw bigla idadump naman po. So, pwedeng ganun, ano. Then ito naman, medyo good scenario mga Zappy. Sabi dito, posible din mag-play out yung ating nangyari daw po nung March 9 na 2020, ano. Isang malakas sa dump and then tapos sa bull market na ulit. So, medyo maganda na yun. Yun nga, pwedeng waiting, i-wait mo yung dump na yun and then tsaka maglagay, ano po. So, yun. Salamat Sir Mike, napaka-informative talaga naman para sa ating mga bago, para sa aming mga bago po, no? And then yun nga, masasabi ko mga Zappy, napaka-delikado, no? Kumbaga magtuloy-tuloy yung dump and then syempre may lamang ang fear, pwede maghugutan muna yung mga whales ng dito sa SLP natin. Kumbaga yung mga nakalagay dito sa SLP na million-million, pwede muna lang hugutin. And then, tsaka na lang sila bumili pag nakita nila yung BTC or yung ating Axie Infinity is may update po, no? So, pwede pa talaga tayong bumaba. Malakas pa rin scenario natin bumaba. And then, yun nga, pag nabasag nga itong ating support na to, siguro ba tumuloy pa tayo ng 30 cents na, no? Kasi parang around 40 na po tayo, no? So, yun, anong masasabi niyo dito mga Zappy? And then, yun nga, unting update lang tayo, no? Dito sa ating Axie Infinity. Meron kasi nakalagay dito mga Zappy is sa tournament po, no? Axie News pala natin to, no mga Zappy? Sabi ni Ziori ba yan na announcing the Axie Infinity Origin Championship daw po, no? May ano na agad, championship ng Origin, grabe naman to. So yun nga, sabi dito mga Zappy, 8 invitees will battle it out against the 8 qualifying players for 400 AXS prize. Medyo malaki pa rin yung premyo, no mga Zappy, parang 1-4, 1-4 yata yung AXS natin times 400, is 400K ba or 40, para 400K. So ang laki pa rin yung prize kahit medyo bagsak na yata yung Axie Infinity, ano? So, ayun, sabi pa dito mga Zappy, join us on June 11 and 12 live from the Philippines for exciting eSports event daw po, no? Parang dito yata gaganapin na.
And then sabi pa mga Zappi dito, the qualifiers will be limited to players in the Philippines that are able to travel to Manila on their own for finals. Full details will be posted in the days to come daw po, ano. So, yun nga mga Zappi, medyo nabubulil nga ako, ano. And then, ayun nga, magpo-post daw po sila ng details sa mga susunod na araw po ata, ano. And then, ayun, punta na dito tayo sa EXS, ano. I mean, SLP, quick update po tayo dito sa ating SLP. And then, silip muna tayo dito sa ating BTC, ano, mga Zappi. Kung titignan nyo dito sa ating 4 hours time frame, mapunta muna tayo dito sa 1 day time frame. Kung makikita nyo dito, mga Zappi, it's meron tayo ditong order block po, ano, doon sa isa strategy natin ginagamit. Which is pwede niyang balikan yung 50% nan or hanggang doon sa peak ng 40k if ever na tumaas po, ano. And then tutuloy siya naman sa pagbagsak, kumbaga mitigation ang tawag nga. And then kung sa maliit na time frame naman, kung sa lower time frame natin titignan, dito po meron din tayo na maliit ang order block naman po dito sa ating around 35k o nga parang around 35. Which is pwede dun muna siya pumunta kasi kung makikita din naman natin yung ating EMA 50, yung orange line, ano po, is malapit din po sa ating 35k. And mga Zappi, ano, pwede dyan muna siya pumunta, umaga mitigation, and then bago bumagsak ng tuluyan ulit, ano, mga Zappi. So 1 hour time frame kasi natin titignan, malapit niya nang matouch yung EMA 50 natin, which is pwede rin pag natouch niya yung EMA 50 dito sa 1 hour time frame, is tuluyan na po bumagsak po, ano, pwedeng ganong scenario. So yun, balik tayo sa ating SLP mga Zappi kasi kung makikita natin dito sa ating SLP, which is nasa support na po tayo, yung last support natin ginawa kanina, kung makikita nyo, ginawa natin yan sa beginning ng video natin, in the beginning ging, hindi joke lang Zappi, the beginning of video po, no? Ginawa natin yan, and then yun nga mga Zappi, siguro pag nabasag pa itong support na to, ewan ko na lang, from nowhere na talaga tayo, no? To the hell na, hindi na to the moon. So let's see kung ano bang mangyayari siguro for me hanggat wala pang nilalabas sa update is yun, baka tumuluyan pa tayo bumagsak po, ano, and then yun nga may bullish divergence tayo hapon which is hindi naman siya nag-work, ano, tuluyan na bumaba po, ano, and then pag tuluyan din bumaba si BTC natin baka hilahin pa po yung mga altcoins hindi lang po si SLP, ah. And then sana naman pag tumaas si ating BTC sa medyo may hatak-hatak po yung ating SLP, ano, so let's see ang presyo nga ng ating SLP mga Zappi is tumataging-ting lang naman ha, 0.48 negative 9.6% na po, ano. So ayun nga mga Zappi, siguro for me mga Zappi pag tuluyan pa bumagsak si BTC baka hilahin niya pa to, no, and then plus yung mga updates pa, wala pa tayong update, kumbaga kahit itong ating sa mobile na origin wala pa rin po, ano, siguro ba mag-expect pa tayo ng pagbaba pa niyan. And then pag tumaas naman si BTC, taas lang update, sana naman mahila, no, kahit balik 50 cents, so 60 cents po ulit, ano. So yun lang naman na opinion mga Zappi, ano, and then it's just an update lang naman, so correct me if I'm wrong. And then ayun nga, this video is not a financial advice man, kundi update lang po para sa mga scholars natin dyan, scholar lang din po tayo, no. So yun, kaya ang video na to mga Zappi is not a financial advice, kundi update lang po, ano, and then ayun nga, so yun lang. Paulit-ulit na, so Zappi Moraben, peace out!